بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa Islam, ang hadith na ating inshallah subhanahu wa ta'ala ipapaliwanag sa hapon na ito, ito po ay patungkol sa pulubi. Ano po? Ang tunay na pulubi, at ito ang pananaw ng Islam. Sapagkat alam natin sa pananampalataya ng mga Kristiyano, ang pulubi sa kanila, ito, sila yung mga taong walang tirahan, walang ari-arian, walang kayamanan, yung nakatira kung saan-saan, ano po, walang makain, nakakain nga, ngunit hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay nakakatakot na hadith na dapat nating pagnilay-nilayan ng maigi. Ano po? Dapat nating pagnilay-nilayan o pagmuni-munihan ang hadith na ito. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hadith ay isinalaysay ni Abu Huraira at ito ay inulat ni Imam Bukhari at ni Muslim. Ang sabi rito mga kapatid, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis. Kilala ba ninyo ika kung sino ang muflis? Yung pulubi, yung namamalimos. Ano po? Yung namamalimos, sino ba yung tunay na pulubi? Sino ba yung tunay na namamalimos? Kasi ang Tagalog ng muflis, siya yung namamalimos. Yung nanghihingi, yung pulubi. Yung walang ari-arian, walang kayamanan, walang pera. Ngayon, ang sabi ng mga sahaba, qalu al-muflis, yung mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang namamalimos sa amin, usugo ni Allah, ang taong pulubi para sa amin, sa aming paningin, man la dirhamalah, siya na walang pera. Ito yung pulubi, yung walang pera, walang yaman, wala mata, at walang ari-arian, walang bahay, walang masakyan, walang kamelyo, walang mga tupa. Kumbaga, wala siyang pera, walang yaman, at walang mga ari-arian. Ito yung taong namamalimos sa paningin ng mga sahaba. At ganito rin yung paningin ng karamihan ng mga tao. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, innal muflisa min ummati. Ala, salam, kaya halok Muhammad? Alhamdulillah, khair. Shukran, طيب. ايوه ما شاء الله ماذا تقول لهم سلم كيف حالك انا اشرح الحديث سلم 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 السلام عليكم كيف الحال كويس السلام عليكم سلام يتكلمون باللغه الثانيه ايه يلا يلا yung bata na yun, anak ni Sheikh Saleh Sadlan. Ano po, Sheikh Saleh Sadlan, nakakasama ko sa mga live minsan. Yung una nagsalam, yun po yung kanyang anak. Tayo, ipagpapatuloy natin. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, at bago natin ipagpatuloy, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat ng mga nagsalam, at i-share po natin ang video na ito mga kapatid, sapagkat napakahalaga po nito, ang hadith na ito, upang malaman ng lahat kung sino ba yung tunay na namamalimos. Siguro sa tingin natin sa panahon natin ngayon, tayong mga nandito sa gitnang silangan, yung mga kahid ng kayod, yung mga OFW, para yung tingin nila sa kanilang sarili, parang mahirap sila. Dahil naglilikod sila sa mga Arabo, o naglilikod sila sa mga Amerikano, yung mga nasa Amerika, sa mga Australiano, sa mga Hapon, ano po, ang tingin natin, tayo na yung mahirap eh. Tayo na yung pulubi. Tayo na yung wala. Ang totoo niyan, hindi. Kasi dapat maging proud ka na ikaw nagkatrabaho, di ba? Pero, ibang usapan yon. Sa Islam, ang tunay na pulubi ay ito. Pakinggan natin yung hadith na ito. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Tunay na ang namamalimos sa aking umma. Ya'ti yawmal qiyama bisalah. Ito. Sa kabilang buhay, mayroon siyang salah. Ang unang binanggit ay sala, mga kapatid. Ang unang binanggit ay sila. Ay sala. Pangalawa, wasiyam. Yung pag-aayuno. Pangatlo, zaka. Ibig sabihin, nagsasala siya ng 5 beses isang araw. Hindi lamang sala. Nagtatahajud siya, nagsasala ng witir, nagsasala ng mga rawatib na sala. Yung salatul duha, 12 raka'a kada araw. Kumbaga, ang araw-araw niya puro sala.
hindi lamang sala, nag-aayuno siya. Nagka-fasting sa Ramadan. Nag-fasting ng mga sunna every Thursday. Ang iba Monday, ang iba Ayyamul Wild, Yawmu Arafa, Yawmu Ashura. Ano po? Marami siyang fasting din. Bakit inuna yung sala, mga kapatid? Tandaan natin. Kaya inuna yung sala sapagkat ang sala, ito yung kadalasang ginagawa ng mga Muslim at lahat ng Muslim kailangan gawin ang sala. Ito yung pangunahing, ito yung nag-iisang haligi ng Islam na ang mayaman at mahirap isinasagawa ito kapag siya ay Muslim. Musliman o mahirap, kailangan magsala. May sakit o walang sakit, kailangan magsala. Alam po natin yon. At ang pangalawa, yung saum. Nagkakaisa rin dito yung mayaman at mahirap. Yung pag-aayuno, yung pagka-fasting, yung mayaman at mahirap, nagpa-fasting din sila. Kaya ang sinunod dito yung saum. Ano po? Pangatlo, yung zakah. At ito naman yung sa mga may kaya. Sila ay nagbibigay ng zakah. Mayaman sila, bigay ng zakah. Ano po yun? Bawat ipon niya kada taon, nagbibigay ng zakah. Sa makatawid mga kapatid, gumagawa siya ng mga kabutihan. At yung, kaya inuna yung sala, sapagkat napakahalaga ng sala sa Islam. Ito yung pangunahing haligi na kung saan kapag iniwan, ito yung nag-iisang haligi na kapag iniwan ng isang Muslim, hindi siya matatawag na Muslim. Kapag iniwan ito ng isang tao na sinasadya niya, hindi siya matatawag na Muslim. Ano po? Yung sala. Pagkatapos banggitin ang mga haligi ng Islam, waya'tiqad siya tamahada. Ito. Pero yung tao na nagsasala na yan, yung tao na nag-aayuno ng mga sunnah, nagpa-fasting, yung tao na nagbibigay ng zakah, waya'tiqad siya tamahada. Minura niya ito. Subhanallah. Minura. Shatam. Nagsalita na hindi maganda sa tao na yon. Kumbaga, minura niya, harapan o patalikod, siya ay nagsalita ng hindi maganda. Pangalawa, wakadafahada. Yung kadaf, pag-aakusa sa isang tao na siya ay nakagawa ng pakikiapid o pangangalunya o di kaya sinira niya yung dangal, chinismis niya, siniraan niya ng puri yung tao na yon. Waakala malahada. Ito naman, kinain niya yung kayamanan na ito. Kinain niya yung kayamanan. Ang halimbawa nito mga kapatid, yung taong, yung mga ulila, di ba yung taong namatay, tapos may mga anak na naiwan at may kayamanan siya, syempre yung kayamanan niya is mapupunta sa kanyang mga anak. At hahatiin ito, mayroon sa kanyang asawa, mayroon sa kanyang mga anak, mayroon sa kanyang nanay. Depende po sa paghahati-hati at ito ay sa kaalaman ng faraid. Ano po? At yung kung wala ng ina na naiwan, namatay na rin yung ina at mga tiyuhin o kaya mga kamag-anak ang natitira, kinakain nila yung kayamanan ng bata na yon. Yung inaagaw nila yung karapatan, sa kabilang buhay, mabibili siya sa mga taong pulubi. At hindi lamang yun, may mga amana, may mga ipinagkatiwala sa'yo. Nas'al Allah salamu al-afiyah. Pinagkatiwalaan ka kapatid ng ilang libo, ipakain mo sa mga tao, ibigay mo sa mga mahihirap, pero binulsa mo. Subhanallah. Binulsa mo. Kinain mo yung para sa kanila na hindi dapat para sa'yo. Hindi dapat para sa iyong pamilya. Hindi dapat para sa iyong mga magulang, sa iyong mga anak, para sa iyong mga asawa, kundi para sa mga tao. Ang ginawa mo, binulsa mo, kinain mo. Ito yung sabi sa hadith. Pinakain mo yung pamilya mo ng haram. Ang sabi rito, wasafaka damahada. Pagkatapos, pinadugo niya isang tao. La ilaha illallah. Sinaktan niya, binaril, pinakay niya, pinadugo. Wadarabahada. At pagkatapos, sinuntok niya ito. Ayun. Sinuntok niya. Nagsasala siya, pero nanununtok siya. Nagsasala siya, pero mamamatay tao siya. Nagsasala siya, pero kumakain siya ng kayamanan ng iba. Kinukuha niya yung kayamanan ng iba. Nagsasala siya, pero naninira siya ng puri. Nagsasala siya, pero chismosa siya. Chismosa. Nagsasala siya, pero nag-aakusa siya sa mga tao. Sa kabilang buhay, fayu'ta hadha min hasanatihi. Yung taong naninirang puri, ano po? Yung taong nanlilibak pagkatapos nagsasala. Ang gagawin niya, sa kabilang buhay, eto na, yung pulubi, ito na po mga kapatid, no? Sa kabilang buhay, yung kabutihan na ginawa mo, ikaw, na nagsasala, na gumagawa ng mga kabutihan, nagpa-fasting. Ang sabi rito, فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Bibigyan mo sila sa kabilang buhay ng mga kabutihan na iyong nagawa. Dahil sa panlalait mo sa kanila. Dahil sa pag-iinsulto mo sa kanila. Dahil sa pagmumura mo sa kanila. Dahil sa pagkuha mo ng karapatan sa kanila.
Tandaan natin mga kapatid, si Allah, pantay po siya maglitis sa kabilang buhay. Pantay siya maglitis at siya'y makatarungan. Ano po, makatarungan siya sa kabilang buhay. Kaya, ang mangyayari, kung ano yung ginawa mo dito sa mundo sa kanila, sa ating mga nabanggit, ibibigay mo sa kanila ang, magbibigay ka sa kanila ng kabutihan. Sa bawat panlalait mo, sa bawat panluloko mo, sa bawat pandaraya mo, sa bawat pagpatay mo, sa bawat pagpapadugo mo ng iyong kapwa, sa bawat pananakit mo, sa bawat pagkuha mo ng karapatan ng iba, sa bawat panluloko at pandaraya mo at pagkain ng kayamanan ng iba, ibibigay mo ang mga kabutihan mo mismo na iyong ginawa sa kanila. Subhanallah. At pagkatapos, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. Nakakatakot mga kapatid. Kapag naubos na yung mga kabutihan na nagawa mo sa mundo, wala na yung kabutihan mo. Wala na yung mga sala, wala na yung mga saum, wala na yung mga hajj, wala na yung mga sadaka. Wala na yung mga kabutihan na nagawa mo, wala na yung mga pagtulong mo sa mahirap. Sa kabilang buhay, ang mangyayari, bago matapos yung paglilitis sa'yo sa mga ginawa mong panluloko at pandaraya, dahil yung mga kabutihan mo ibibigay mo sa kanila, ang mangyayari niyan, أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Ang mangyayari, kukunin ang kanilang mga kasalanan. Subhanallah. Yung kanilang mga kasalanan, yung mga tao na siniraan mo, niloko mo, dinaya mo, pinadugo mo, sinaktan mo, sinuntok mo, kinuha mo yung kanilang karapatan, kinuha mo ang kanilang kayamanan, kinain mo ang kanilang mga, ang kanilang pera. Ang mangyayari mga kapatid, binulisan mo yung kanilang mga pera, ang mangyayari, kukunin ang kanilang mga kasamaan at ibibigay sa'yo. Subhanallah. At kapag binigay sa'yo, itatapon ka sa impyernong apoy. Itatapon ka saan? Sa impyernong apoy. Subhanallah. Ito yung nakakatakot eh. Ito yung nakakatakot, yung sala ng sala sa mundo. Ilang taon nagsala. Alam natin mga kapatid, nakakapagod magsala. Lalo na kapag ikaw nandirito sa gitnang silangan, subhanallah, may gising ka ng salatul fajr, yung mga nakatira sa mga malalamig na lugar, malamig, kailangan pupunta ka pa ng masjid. Tapos, sa tanghali, pagod ka sa trabaho, matulog ka ng konti, magising ka, salatul asar. Tapos maghrib, hindi po ba? Tapos, imbis na matutulog ka na, pupunta ka pa ng masjid para magsala ng salatul isha. Kumbaga nakapagod magsala. At ganyan din kapag Ramadan, minsan ang Ramadan, sumasakto siya sa panahon ng tag-init. Magpa-fasting ka. Tapos nakapagod kumita ng pera, di ba? Yung mga kumakayod. At after mong kumita, magbibigay ka ng zakah sa kinita mo, sa pinaghirapan mo. At sa kabilang buhay, makikita mo, walang saysay ang mga ginawa mong kabutihan. Walang kwenta yung mga nagawa mong kabutihan. Bakit? Dahil sa ating mga nabanggit, dahil sa panduloko, sa kapwa, dahil sa pandaraya, dahil sa pananakit sa kanila, dahil sa pangchichismis sa kanila, sa pag-aakusa sa kanila, pampapadugo sa kanila. Dito mga kapatid, mayroon din ako gustong talakayin dito. Yung sa sinabi rito, kadafahada. Yung kadaf mga kapatid, isa sa mga pakahulugan niya, yung pag-aakusa sa isang tao na siya nakagawa ng kahalayan o pangalo niya. At kabila rin sa kadaf, yung akusahan mo ang isang tao o yung ichismis mo yung isang tao na hindi niya ginagawa yung bagay na yun. Partikular kapag yung tao na sinisiraan mo ay maalam sa Islam o nagdadaawa, nagtuturo. Meron po akong gustong ipasok dito mga kapatid. 4 days ago, so 4 na araw na, maraming nagtatanong po sa akin. Maraming nag-PPM sa akin. Ang iba nagagalit pa. Bakit? Dahil hindi ko raw sinasagot ang kanilang mga katanungan patungkol kay Mufti Menk. Kasi si Mufti Menk ngayon ay nasa Pilipinas. Inom muna ako ng kape, no? Kape Malish Shai. Ito, libreng shai lamang ito. Dito kasi sa Saudi Arabia, subhanallah, maraming mga libreng kape, libreng shai, may namimigay ng pagkain, 24 hours, subhanallah. At kanang kamay po yung ginagamit ko, no? Naka-front camera lamang tayo, kaya parang kaliwa dyan siguro sa, ano, sa video. Pero kanang po yung gamit ko. Dave, balikan natin. Yung mga tao po na nagtatanong sa akin, sasagutin ko po kayo ngayon. At inshallah subhanahu wa ta'ala, makarating sa inyo ang aking kasagutan. Kasi 4 days ago, puro Mufti Menk yung tanong. Ang masabi ko mga kapatid, at sana respetuhin ako ng mga tulad ko na nagsasaliksik ng kaalaman kung ano yung aking pananaw tungkol sa kanya.
Ang pananaw ko kasi po tungkol sa kanya is una, ang hindi po tayo khawarij, ang hukum ko sa kanya is, ang hatol natin sa kanya, una, isa siyang da'iya, no? At da'iya siya, international da'iya siya. At maraming nakikinig sa kanya. At siya isang Muslim. No? A'tabiruhu akan li. Ituturing ko siya na kapatid sa, na bilang isang kapatid. Pangalawa mga kapatid, may mga videos o mga recorded na nagpapatunay na sinasabi, oh, hindi natin alam kung gagawa ito kasi maaaring ma-edit ngayon eh. Meron tinatawag na tawag rito yung dhaka istinai, yung boses mo gagayahin, kukopyahin yung boses mo, yung itsura mo. May isang sinabi si Sheikh Wasiullah, isa po siyang Indiano na nagtuturo sa Masjid An-Nabawi at pinarangalan po siya ng Saudi Arabia dahil sa kanyang kaalaman. May ano po usapan dito na nagtungkol patungkol sa kanyang akida. At sinabi na ano po parang nagbigay babala tungkol sa kanya. Yun po yung sabi. Ano po? Pero ako at marami pa mga video eh. Marami pa tungkol sa kanyang kasiraan. Pero ang sasagot ko lang po diyan mga kapatid, ang ito po yung sagot ko at sana respetuhin ito ng mga tao. Ano? Ang sagot ko isa lamang. Hindi pa rin magbabago. Nandiyan po siya sa Pilipinas. Tanungin niyo nang direct. Partikular yung mga nakapaligid sa kanya. Tanungin niyo ano ba yung akida niya? Ya Ismail, no? Tawagin niyo si Sheikh o Mufti, Mufti Menk, Mufti Ismail. Ano po ba yung akida niyo? Kasi nagkakasala na yung mga tao eh. Yung mga tao nagkasalita tungkol sa inyo. At yung matalinong tao, tandaan natin mga kapatid, ang matalinong tao, hindi niya hahayaan na magkasala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi niya hayaan na magkasala ang mga Muslim na pag-isipan siya ng masama. Pakinggan po natin yung kwento ni Sheikh Ibrahim Al-A'mash. Ano po? Si Sheikh Ibrahim Al-A'mash, isa po siya, yung mata niya, parang mabubulag na siya. Tapos meron siyang estudyante na a'war. Kumbaga parang yung a'war, yung isa lamang yung mata, isa lamang yung nakakita. Tapos maglalakad sila papuntang masjid. Ang gusto nila puntaan yung masjid. Ngayon, ang sabi ni ng kanyang Sheikh Ibrahim An-Nakhi, ang sabi niya, limuy pa tayo ng daan. Ibahin natin yung daan natin. Kasi may mga tao dyan na hindi maganda yung ugali, baka pagtawanan tayo. Ang sabi nila, bulag na inaalalayan ng taong isa yung mata. Alam niyo po, yung bulag na yung dalawang mata niya hindi nakakita at may umaalalay sa kanya ng isang tao na isa lamang yung mata. So ngayon, kung pagtatawanan nila tayo, magsasalita sila ng hindi maganda sa atin. Di ba? Ang sabi ng kanyang estudyante, ya Sheikh, hindi ba natin hahayaan yung mga tao na yon? Tignan niyo yung sabi ng kanyang estudyante ha. Painggan po natin mga kapatid. Ya Sheikh, hindi ba natin hayaan na lamang yung mga tao na magsalita tungkol sa atin para binibigyan nila tayo ng gantimpala. Binibigyan nila tayo ng reward. Tapos sila, sa kabilang buhay kasi, yung hadith natin nabanggit, di ba? Bibigyan sila ng reward yung mga taong nanira. Ibibigay nila ito sa kanila mga siniraan. Hindi ba natin hayaan na binibigyan nila tayo ng gantimpala at sila ay magkakasala? Ang sagot ng Sheikh na ito, Sheikh Ibrahim An-Nakhi, hindi. Hindi ba mas maganda na maging ligtas sila sa kasalanan? Kumbaga, hindi makagawa ng kasalanan ng ating mga kapatid. So ito yung gusto ng Sheikh. Hindi magkasala ang kanilang mga kapatid. Ligtas sila sa panlalait ng iba at ligtas din yung kanilang mga kapatid ng Muslim na hindi nagkakasala sa kanila, na hindi nagkakasala. So ganito dapat yung ipaliwanag kay Mufti Mike. Bigyan niya ng lino kung ano ba yung akida niya, mga kapatid. Kasi ako, hindi ko kayang sagutin eh. Bagamat may mga scholars na mga kagaya ko, nag-aral dito sa Saudi Arabia, nakapagtapos na, ang iba, nag-aaral ng masteral, nakapag-doctorate na, nagsalita tungkol sa kanya. Pero sana, respeto din nila ako kasi meron akong gustong, yung, kumbaga, gusto ko marinig mismo mula sa kanya kung ano ba talaga yung akida niya. Kasi meron din siyang video na sinabi, ano ba yung akida mo, o Mufti Meng? Sinagot niya, ang akida ko, Quran, Sunnah, at mula sa pagkakaunawa ng mga sahaba. Ito yung sinabi niya. Hindi natin alam, kaya ganito yung kanyang paninindigan, mga kapatid. Awawa, alam. Kasi ang isang Muslim, kailangan nag-iisip palagi ng mabuti sa kanyang kapwa. Ano po? Kasi ang tatay niya talaga, is iba yung ang akida.
hindi natin alam, Allahu alam, no? Allahu alam, si Allah ang higit na nakakaalam. Baka gusto, kaya ganito ang kanyang paraan ng da'wa, baka umaasa siya sa kanyang pagiging mabuting anak, mahatak niya ang kanyang ama, mahatak niya ang kanyang ama, tungo saan? Sa tamang akida. Allahu alam. Pero ang totoo kasi mga kapatid, talagang ano eh, hindi malinaw eh. Hindi malinaw yung kanyang ano, ang kanyang akida. Pero never naman siya nagturo ng shirk. Never naman siya nagturo ng bid'a. Minsan nakapagsalita siya. Pupunta ako sa bakala. Hindi na, tara na, pasok na. Yalla, alis na tayo. Pupunta sa bakala. Walang bakala mo sa alis tayo. Tara. Tara na. So mga kapatid, yun lamang po, no? Si Mufti Meng, maganda yung ginagawa niya. Nag-utos siya ng mabuti, no? Nagbawal ng mga sama. Bagamat may mga tao nagkasabi na ang mga propeta, ang kanilang para ang kanilang dahilan kung bakit sila nandito sa mundo is yung tauhid. Yung tauhid. Ito, meron akong nakitang post kanina sa tawi-tawi daw sila ngayon tapos pinuntahan ni Mufti Mick yung kauna-una ang masjid doon ni Sharif Makhdum o Makdumba o ano yung tamang pagbigkas sa kanya. Pero yung kauna-una ang masjid sa tawi-tawi tapos may tao roon na parang humingi ng blessing sa saan sa masjid na yon. Sa mga paniniwala ng mga unang panahon. Pero pinagbawalan ito ni Mufti Mick at tinuruan niya ng tamang tauhid. Ito yung nakapost. Kumbaga, hindi mo talaga, ano yun, hindi malinaw. Hindi malinaw kung ano ba yung akida niya. Ano po, hindi malinaw. Pero, tulad ng sinabi ko mga kapatid, ang asal, siya ay Muslim. Pangalawa, ang pangalawa po, na gusto kong sabihin dito, huwag niyang hayaan magkasala yung mga tao. Huwag niyang hayaang magkasala yung mga tao na nag-iisip ng hindi mabuti sa kanya. Kasi maraming din nag-iisip ng mabuti sa kanya. Ano po? Allahu alam talaga. Ang pinakamainam, mga kapatid, ang pinakamainam na nandyan. Ngayon, si Jaydan, yung sa mga, mashallah, balik Islam na active sa da'wa rin. Si Jaydan, si Reza Haber, yung mga nakapaligid sa kanya ngayon, direct nila itanong. I-video, i-record, ano ba yung akida mo, Mufti Meng? Di ba? Para hindi nagkakasala yung mga tao, ito lamang. Kaya dito ako natakot eh. At sana nirespetuhin ako ng kapwa ko, estudyante. Ano po? Galangin ako yung pananaw ko na ito kasi natakot ako sa hadith na ito. Ayokong sumagot eh. Kasi yung zahir, ang isang Muslim kasi, naghuhukom kung ano yung zahir, kung ano yung hayag, kung ano yung mga nakatago, huwag kang makisali. Kumbaga, labas ka dyan kung ano yung nakatago. Kung ano yung mga nakakubli sa kanilang puso, hindi mo alam yan. Tangi si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Kaya yun po yung, natakot ako sa hadith na ito. Natakot ako. Kaya yung pinakamainam mga kapatid talaga, tanungin po siya. Tanungin siya dyan. Nasa Pilipinas siya. Tanungin nyo. Wallahi, last year ko pa ito sinasabi. Yung mga nakikinig ng lecture ni Mufti Mek, tanungin siya ng direct. Tanungin siya ng direct. Opo, totoo yun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwa samakumul muslimina min qabal. Mula noon pa, ang tawag sa atin ay mga Muslim na. Muslim ang nabanggit sa Quran. Ito yung mga sumunod kay Propeta Ibrahim at mga nauna pang propeta, Muslim ang tawag sa atin. Sumusunod, sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dahil sa nagkaroon ng mga firak, nagkaroon ng mga sari-saring paniniwala, tinawag yung sarili ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yung Ahal, sila yung angkan o mga malapit sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung sumusunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila yung mga salaf. Ano po, yung mga nasa manhaj ng salaf. Para hindi magkasala yung mga kapatid natin, tanungin siya. Ela yung masabi ko. Tanungin siya. Direct niyo tanungin. At wala naman masama dun eh. Hindi naman nakakaya magtanong para hindi magkasala yung mga tulabul ilm. Alam niyo po yun. Para hindi magkasala yung mga tao. Ang matalinong tao, hindi niya hayaan magkasala ang kanyang kapwa. Napag-isipan siya ng hindi maganda. Tulad ng binanggit natin kanina, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kumbaga mayroong pagkakataon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nag-i'tikaf at binisita siya ng kanyang asawa na si Safiya.
binisita siya ng kanyang asawa na si Sophia habang siya ay nag-i-itikaf. Pakinggan pa natin yung kwento, no? Tapos pagkatapos, mga kapatid, ano yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang magkasama sila? May dumating na dalawang sahaba. At sumigaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma? O kayong dalawa, ang kasama ko ay si Safiya, ang aking asawa." Kasi madilim eh, gabi, i'tikaf. At tapos yung asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabalot ng itim. Ano po yun? Nakabalot siya. Bakit nagmadali yung dalawang sahaba na ito maglakad para ano, hayaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon? Kumbaga hindi mailang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang walang nangyari. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ang kasama ko si Safiya, ang aking asawa." Bakit sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Upang hindi magkasala yung dalawa. Upang hindi magkasala, mag-isip ng hindi maganda na sino kaya yung kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibang tao. 'Di ba? Sino kaya yun? Mahram kaya yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asawa niya ba yun? O anak niya ba yun? Kaya sumigaw siya mismo, "Ang kasama ko ay si Safiya." Ngayon, ang sinabi ng dalawang sahaba na ito, "Ya Rasulullah, hindi kayo mag-iisip ng masama sa iyo." At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ang shaytan ay dumadaloy sa dugo ng tao." Gusto ko lamang iparating sa inyo para hindi kayo makapag-isip ng maganda at ang demonyo ay dumadalo sa ating mga dugo. Yun lamang, mga kapatid, sana po naging malinaw at nakakatakot po yung hadith na ito. Ang aking opinion din, ganun. 4 days, 4 na araw, sunod-sunod yung pagtatanong, ganito-ganyan. At sana, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa video na ito, naiparating ko ang aking gusto sa ating mga kapatid. Sa aking mga kapatid, wallahu a'lam, sallallahu salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.